gusto ko talaga i-push yung ambitious na filmmaking. I was so moved by the script, by the story. Engage agad ako. Pakaganda ng kwento. Napakagaling. Ito yung kwento na the unbelievable happens. The impossible can be possible. Big stars, a big studio, a great story, great director, a great product. Akala mo ba Manila ang trabaho nito? Para sa kanila, itataya ang lahat. Nay? Daniel! Daniel, anak, na-miss ka na namin ah! Sana pa, dalas-dalasan niyo naman po ang pag-uwi niyo dito. Ayahan mo, susubukan ko. Tumigil po ako! Tumigil po ako ng pag-aaral! Ano pa pong gusto niyo malaman? Come on, babe. Please, just talk to Dad. I was looking for a movie that I could do that is kind of serious, that is a bit more ambitious. And I thought of that story in our prison system. No? Good thing Star Cinema came in because lahat ng una kong binato ng mga pangalan, Star Cinema said, okay, good, okay yan. Happy kami dyan. To be part of ano, yung anniversary pa ngayon, at may movie ako at action drama pa yung movie. Hindi every day or every project ganito yung pwede kong gawin. It's always been an honor and a privilege to be part of the Star Cinema. At saka hindi lang yun, it's just making history. It's making waves. The industry is now moving mountains for the audience to upgrade their taste. Star Cinema is really backing this film. You get all the support. So exciting. It's an honor for me to be part of a film that's paying tribute to the action genre na medyo hindi na natin ginagawa. I'm happy because it's another side of me na pwede ko ipakita. Hanggang saan ang kayang isugal? Si AIC Francisco Coronel Jr. at si SI Samuel Bernabe ng NBI. Kaya mo ba ginagawa ko? OTJ is the story of two prisoners that has like a mentor-protege relationship. And then the parallel story is the story of a local policeman who sort of mentors the young NBI agent as they investigate the series of killings na hindi nila alam kung sino. Tang! Hinggaan mga kamukha mo! Paano nangyari yun eh? Dito ako sa loob. This is a matter of public interest. I need you to take care of something for me. Ang character ko na si Tatang Mario Maghari, which is his name, is about this aging inmate na who does this for a living inside the prison. Meron akong protege, which is Gerard, na tinuturuan ko with the next in line. Kumusta si Daniel? Siguraduhin mong handa siya dahil ayaw ko mapahiya. Siyempre, natutuwa ko sa'yo. Si Daniel, dati pa siya, bago siya nakulong, pangarap niya ay mag-abroad dahil para sa pamilya niya lahat. Pero niloko siya nung ano niya, recruiter niya. Sa loob ng kulungan, nakilala po niya si Joel Torre, na si Tatang, na naging mentor niya, sumasama-sama siya sa kanya lagi. Kung anong utos, kahit sino pa yan, kailangan gawin natin. Lahat ng to, trabaho lang, Daniel. I play Attorney Francis Coronel. He's the son of a former NBI chief na namatay na. And nakapangasawa siya ng anak ng congressman. So napasabit siya sa isang kaso sa angulo na gusto ng father-in-law niya to help him with the case. And he's in pursuit of yung criminals who are actually on the job. Pwede ba? Huwag na tayo maglokohan ha? Alam naman natin may malaking taong sangkot dito eh. Isa akong pulis dito na straight, pero wanting to be promoted, pero because of the system, sabi nga, ito yung sinasabi ng it's very dangerous to be right in a wrong government. Kung may problema ka sa akin, wala akong magagawa. Huwag mo na kasing gulungin ang kaso ko. Personal to eh. Kahit sa kahit sa gusto mo, trabuhin ko yung kaso. Sa bawat characters ng on the job, makikita nila yung mga choices na ginagawa nila kahit na alam nilang hindi tama, ginagawa pa rin nila kasi alam nila na yun yung makakabuti para sa kanila. Matatanong mo rin yung sarili mo eh, how far are you willing to go for your family?
siguro mali yung pamamaraan mo. Pero what if you're doing it for the right reason? It's everything. I mean, it's yung drama, yung action, yung maeksena. It involves family, special loved ones. It's a great film. What is important, I guess it poses questions sa atin kung ano ba ang importante sa buhay natin. Makakasalamin ka sa isa sa mga characters ito, for sure. Dahil yun ang sensibilities talaga ng mga Pilipino. Nagtiwala ako sa inyo dahil nire-respeto ko kayo. Yung pala ganito lang gagawin niyo sa akin. Idadawit niyo ako sa kalokohan niyo. It's about tungkol sa Pilipinas. Bansa natin, so isa yun sa mga at yung values ng story. It only takes a person to have the truth and we have hope. We all have hope. Ito yun. Marami siya actually kwento. It's a multi-character. It's all about this rotten system that just exists and exists until somebody, you know, sabihin na, tama na, tama na. It can reach an audience. The people are interested to watch it. The people are interested to show it that On the Job is not just a local film, but is also universal. We all deserve to watch it first. You know, coming from Direk Eric Martin, stars in my reality entertainment, one thing I can assure you is that it's a beautiful film. Ano? Kaya? On the Job, August 28 in cinemas.